So yun, okay KGX, kumusta kayong lahat? At ito, no, pakita lang natin ngayon yung trade natin sa inyo. BTC. Okay, yung trading natin, so tumaas ang value ng BTC. Kung titingnan nyo, gumawa tayo ng panibagong support and resistance. Support lang pala. 50,600 yung ating support ngayon, mga Lodi. Kasi, dito nyo, tatlong rejection yan. So, titingnan natin yan kung ano mangyayari. Kung pag bumagsak yan dyan, and then pag na-break yan, for me, bababa na naman yan. Tulad nung nakaraang video natin, no? Yung 50,900 dito, 946, tapos biglang bumagsak ng 50,574. So, take profit. Good, di ba? And then dito naman sa area na to, resistance natin is 52,409. No? Yan yung pinaka-resistance natin. And then, may resistance din tayo na 53,000 dito sa taas, mga Lodi. No? So, ingat lang mga idol sa pagtitrade, mga pogi. So, ngayon, kung titingnan natin, kung kayo naman, ha, kung kayo naman, natatagalan sa TA natin, meron ditong copy trading sa BitGet, mga Lods, no? To sa future copy trading. Halos, ano, no, sabihin ko nga sa inyo, no, naka 43 win 0 talo tayo dito, no? Pero, tulad ng sinabi ko, dapat marunong kayo maglabas ng profit. Ang nangyari sa akin, nag-take ako ng 5,000 pesos, umabot siya hanggang 25,000 pesos. Kaya lang, dahil sa sobrang greedy, ang ginawa ko nun, wala lang, hinahayaan ko lang si copy trading. Biglang, naubos, no? Biglang nag-iba yung market, biglang lumipad ang market, naka-short siya. Ang nangyari nun, ubos pati pato, no? Una, nakita ko pa siya, uy, ang laki na. Ang laki na ng talo. Nasa 16,000 yata. Ang ginawa ko, pasok pa ako ng 4K. Ang ginawa ko sa 4K, pinambuffer ko lang kasi nakakross. Para at least may mga malayo yung liquidation. So, anong nangyari? Naabot pa rin yung liquidation. So, naubos din. Naubos din yung pinaghirapan ko sa copy trading, yung mismong profit natin. Kaya, tinuturo ko dito, dapat marunong kayo maglabas. No? Kung ano yung puhunan nyo, yun lang. Para at least kung matalo man, oh, pasok ulit yung isang puhunan natin. Kasi lahat nilalabas mo eh. Ang tinitira mo lang yung puhunan mo eh. Di ba? So, ganun yung magandang diskarte. Hindi yung all-in ka agad. All-in, all-in, all-in. And then, wala na. Ubus yan. Sabi ko sa inyo. No? 43 win, 0 loss. And then, after nun, ubus mga Lodi. Minsan, ipapakita ko sa inyo yung 43 win, 0 loss na yun. And then, magugulat kayo dun sa isang beses lang, wasak. Di ba? And then, yun lang. No? Nasa link lang na, bago kayo mag-copy trade, mga Lodi, panoorin nyo muna yung video natin, mga idol. No? Ito, ha, para at least hindi kayo malito. So, yun, no? KGX, kamusta kayong lahat? Okay. Gagawa tayo ng yan, video sure ball, alam nyo na pati settings ng copy trading. Yung ginagawa ko, ha? Sige, saludo sa inyong lahat at napunta tayo dito sa isang malupit, no? Ayan, nakikita nyo, diploma o diskarte. Kayo, para sa inyo, anong mas importante, diploma o diskarte? No? Sige, tanungin ko lang ngayon, no? Sa comment section, ha, comment kayo, no? Comment kayo anong pinaka-importante sa inyo dyan, no? Diploma ba o diskarte, no? Maraming pumipili, puro diskarte. Kasi, sa totoo lang, depende yan. Ako, for me, depende yan eh. Sa akin, depende siya eh. Hindi mo pwedeng sabihin na diskarte lang, no? May mga pinipili ang diskarte para magkaroon sila ng diploma. Tama, mali. Tama, yun. Kasi bakit? Nagtatrabaho ako sa mall. Ang dami ko nakikitang crew. Crew ng Jollibee Group, Jollibee, Chowking, Greenwich, Mang Inasal. Nagtatrabaho sila sa fast food para makapagtapos sila. Di ba? Yun yung importante sa kanila, edukasyon, no? Importante sa kanila yung may diploma, no? Kaya siya sabi ko sa inyo, depende yan sa sitwasyon. Sila kung ang kinalakihan nila walang diskarte din yung kakalabasan nung iba, unless aalis siya doon sa pinanggalingan niya at sasama siya doon sa mga tao madidiskarte. At yun yung magtutulak sa kanya at magbabago ng mindset niya para maging magkaroon ng diskarte sa buhay. 'Di ba? Kung naniniwala kasi ako doon sa kung ano yung sinasamahan mo. Kung puro chismosa yung sinasamahan mo, chismosa yung makukuha mo.
Di ba? Kapag ang sinamahan mo, mga madidiskarte, ang makukuha mo, diskarte. Matututo ka. Kapag ang kasama mo, mga mayayaman, ang magiging thinking ng utak mo, paano maging mayaman? Di ba? Kasi una, nasa sa kanila na yung formula eh. Di ba? Pero ako, sa nangyari sa buhay ko, no, depende yan. Ako, nakapagtapos, I am an aircraft avionics graduate, no, sa Pats College of Aeronautics. And then, nag-iba yung linya ng trabaho ko nung pumasok ako sa retail industry dito. No? Kung ano yung trabaho ngayon, number one company in the Philippines. No? Ngayon, ako, ang naging trabaho ko from aircraft avionics to key custodian. May hawak ako ng susi ng mall, tapos ako yung magbubukas. Ako yung magsasara ng mall. And then, napunta ako sa lateral position na building administration officer. Lateral lang 'yon kasi parehas officer level 'yon eh. No? Ito na, no, sa pagiging bao, no. Ngayon, bakit mo kinukuwento yung AGX? Ang kukuwento ko yung buhay ko diyan sa diploma o diskarte. Karon na ako ng diploma. Nagkaroon ako kung anong meron ako ngayon dahil sa tulong ng kumpanya. Nagkaroon ako ng ito yung nagpakain sa akin sa loob ng 12 years, no, na nasa kumpanya ako. Ito yung nagbigay sa akin ng kinasala ko, no? Gumastos ang kinasala ko. Siyempre, sinahod namin yan. At itong, I think, 24 SQM na bahay. No, 24 SQM lang. So, maliit lang siya, no? And then, yun yung diploma. Okay. Ngayon, dahil sa tulong na itong diploma at nakapasok ako sa malaking kumpanya, after nito, no, nakapag-ipon kami ni Mrs. kahit papano, and then pumasok si diskarte. Pumasok si diskarte na yung diskarte na ginagawa ko sa labas na ng kumpanya. No? Marami kang diskarte sa kumpanya. Syempre kaya ka nga naging ganito eh. Kaya ka nga napunta ng key custodian to building admin manager. Kasi dumiskarte ka sa loob ng kumpanya para makuha mo 'yon. 'Di ba? Ginalingan mo sa kumpanya. Anong ginawa mo? Nagpakita ka na kaya mo yung trabaho mo. So, yun yun. Okay? So, napunta ka dun ngayon. And then, paglabas mo, automatic yan. Ay, paglabas ko, so sabi ko, parang kulang pa. Kulang pa yung income ko. Ito pa yung tipong, gusto ko, 40 years old, talagang kailangan. Meron naman na akong napatunayan sa sarili ko at nakakapag-business na ako. Hindi habang buhay, empleyado ka. No? And then, lumabas ako. Hindi naman sa lumabas na nag-resign ka, hindi. Nagkaroon ako ng ano, idea sa labas. No? Pero galing doon. Galing doon sa kumpanya na 'yon. Galing doon sa diploma ko, galing doon sa trabaho ko. 'Yun yung naging puhunan ko para dumiskarte ako sa labas. 'Di ba? Nang dumiskarte ako sa labas, ayun, nagkaroon ako ng price land, dalawa, no? Tapos ang future na gagawin ko doon is gusto ko kahit paano may manok, may quail egg. Tapos may baboy ako na kahit tatlong inahin. Parang ganon. So, dahil sa tulong nung kumpanya, dahil sa tulong nung pinanggaling dun sa ngayon, sa existing work ko, no, hindi naman niya ako pinayaman eh. No? Pero siya yung nagbigay sa akin ng pagkakataon na ako yung maging puhunan mo. Ako yung maging puhunan mo para dumiskarte ka. Diba? Magtrabaho ka sa akin para dumiskarte ka. Yun yung nangyari sa buhay ko. No? And then ngayon, ayan. Meron na ako rice land kahit pa paano. Di ba? So yun yun. Malaki achievement sa buhay ko noong dumiskarte ako sa labas. Di ba? Ang naging puhunan ko, diploma ko. Di ba? So ganun yun. Ngayon, kung didiskarte ka lang, no, yung word na diskarte, ang sarap ng combination ng diploma o diskarte. Di ba? Ngayon, kung didiskarte ka lang, hindi ka naman makakapasok sa mga big company, no? Ilan-ilan lang, no, na hindi nakapagtapos, na nakapag-hire, no? Hindi ko alam kung paano, pero may mga malalaking kumpanya na hindi naman na ang hinahanap diploma talaga, di ba? Pero pagdating sa diskarte, more on business 'yan. More on business side, no? 'Yun lang 'yun. More on business side siya, tapos ang gagawin mo is magtrabaho, di ba? Kung ano 'yung ginagawa namin sa kumpanya, magtrabaho. Imposible naman na sa loob ng diskarte mo, sa loob ng 3 months, no, na wala kang puhunan, ha? Wala kang puhunan, no, diskarte, no? Wala puhunan, no? Kasi sabihin nila, oh, hindi ha, may puhunan ka niyan.
Una, paano ka nagkaroon ng puhunan yan? Hindi, eh di ibig sabihin pala, hindi mo dapat piliin ang diskarte kung sasabihin sa'yo na hindi may puhunan kanya kaya ka nga dumiskarte. Hindi ganun. Yun sinasabi natin diskarte dito, dapat zero ka, wala. Diba? Bihira sa may bihira lang sa mga tao ang meron na kaagad na puhunan habang dumidiskarte. No? Mga mayayaman lang 'yun. Pero yung mga tulad ng mga katulad natin, no? Katulad natin na nasa ilalim lang, no? Wala, 'di ba? Walang wala. Paano ako didiskarte? Anong gagawin ko? Diba, ang gagawin ko sa buhay ko, magkatrabaho ko, 'di ba? Magkatrabaho ko kanino? Kunsaan saan? 'Di ba? Tapos sasama ako dun sa mga madidiskarte. Mahabang proseso 'yan. No? Hindi ka pinanganak para may diskarte ka na kagad. Hindi ka pinanganak para may diploma na kagad. Diba? Tulad ng sinabi ko kanina, kung lumaki ka doon sa mga mundo ng chismosa, walang alam kundi ganito, doon yun na magiging buhay mo. No? Unless aalis ka doon and then pupunta ka doon sa mga taong dumidiskarte sa buhay kung ano yung mga ginagawa nila. Or unless pupunta ka doon sa mga tao mayayaman at titingnan mo kung ano yung mindset nila. Diba? Yung ibubus mo yung utak mo na okay, ito pala yung formula nila. Ganun, diba? Ako, naging formula ko, nagkaroon ako ng diploma, tapos yun yung naging key para dumiskarte ako sa labas. May key na dumiskarte din ako doon sa loob para makuha ko yung position. Tapos lumabas ako and then kung ano yung ginagawa ako sa labas, yun dahil doon sa diploma ko, dahil kinuha ako ng kumpanya, and then nabuo ko yung mga yon. Pero, overall, 50-50. Basag ako, diploma, diskarte, same, combined, very good. Yun lang yun. Ganun ka simple. Yun yung nangyari sa akin. Ha? Ang kinuwento ko lang, yun nangyari sa akin. Hindi ko sinasabing successful ako, hindi ko sinasabing so mayaman ako. Pero kahit papaano, para sa akin, yun, nakabili ka ng kahit na maliit na lupa na pangsimula mo someday, eh ano yun, malaking achievement na sa buhay ko, no? Dahil wala ako nun noon. Okay? Lumaki ako na wala ako nun. Okay? So, salud sa lahat kay JX. Magandang umaga sa inyo na.